explore. Paano nyo ito atakihin? Oo, magsasabi sa amin. Sila nag-direct sa amin. Right. That's why we have to follow. That's right. You discuss kasi the objective of the scene. No. And exercise naman namin sa set. Oh, where are you coming from? Where are you going? That's the first two questions I ask my actors. Just so parehas kami na hinihinga dun sa story. Tama. And then you talk about the theme for the week. Tapos, i-discuss mo na sa positioning ng story. Kasi pag dumating yung story, either 3 weeks advance, so napaplano mo nun in chunks, in acts, or in sequences, right, yung journey. So I discuss it with them. From yung kanino pinag-usapan yun na Sampalan, and then in general kasi, I'm ready for, I always tell them, would you like it na nasa inyo kung tututuhanin ninyo o hindi yung Sampalan. Pag hindi ninyo pinalanding, make sure that the reactions are real. Yung, okay. Diba? Hindi nagtama yung mukha. Siyempre, pag nasaktan ka, dapat pagbalik mo sa camera, kita ko yung thing. Yan ang mga yung requirement ko. In that famous scene where Kim, inatake ni Maricel si Kim, nag-ready ako ng, kasi kinoreograph, no? Sabi ko din sa kanila, yun, it's up to you. But they're very generous. Kasi yes, sila mismo yung nagsabi na direct high point, you know, yung panggigigil ng nanay na mawawasak yung buhay ng mga anak niya dahil sa ginawa ko. I even read it for a double. Pagkatapos nung eksena, so palakpakan lahat ng tao, natulala yung iba, palakpakan. Si Kim, kasi pag nag-invest ka ng emotion, hindi naman ko mo sinabing cut, tapos ka na. Tapos na. So Kim was still crying, Kim was still shaking in one corner, si Maricel still, yung pinapacify pa yung pinaiinom ng tubig, pinaupo muna, si Kim nasa isang sulong na ganyan. Maya-maya gumagapang yung double sa tabi niya, ate. Sabi niya, pwede magpa-picture. Sabi ni Kim, ate, pwede mamaya muna. Ikaw to dapat eh. Siguro, she was so impressed with how Kim delivered it. Right. So, gusto magpa-picture sa agad din sa... So, yun, you talk it out. You talk it out. And you ask their sentiments. There's okay, pa kayo. Happy pa kayo dito. Not just that. Because Paolo is a very intelligent actor. Kim is also a very, very, yung deep thinker. Eh, si Maricel sabi nga niya, lagi diba hugot niya, nanay ako. So, pag may position dun sa script, yung personal disposition nila, you ask them, do you agree with this or not? Tapos, pagka nakita kong hindi magre-reconcile dun sa objective, syempre kailangan mong isip din. While you ask yourself, ang gamit mo lagi kasi North Star mo, yung intelligence ng puso at ng utak. Okay. Diba? Pero, you're doing a different person. You're right. Giving birth to a different person. So, ginagamit mo lang siya ng North Star. So, pag gano'n, papasukin pa nila yung pagkataon. So, it's really a difficult thing. Plus, when you look at the disposition of each character, naglalaban. Oh. Yung hindi naman siya basta-basta din bilang nanay, takes the side of his son hanggang sa napahamak na rin siya. So, iniipit namin sila sa ganung complexity. So, kahit that will only work kung alam na alam mo talaga yung karakter ko. Kasi hindi, kahit anong sabihin na iba, hindi ka mag-veer away dun sa ano eh. Gusto mong tumbukin eh. Narandaman ko yung kay Kim eh. From episode 1 to 13 eh. Hindi siya nawawala. Alam niya kung ano yung ano. Ramdam ko si Kim doon. But, aside from the acting showdown na ipinakita ng mga artista dito sa Lindam, pinag-usapan din yung mga topics kung saan nakarelate yung mga manonood. May mga social issues na binuksan ang Lindam para pag-usapan. Let's talk about this one. Meron tayong video na hinanda. Let's play it, the first video. Ibo ko sa'yo eh. Buwi ka dito eh. Kinausap na seaman or a case study na inaral mo para lang maramdaman mo talaga yung struggle ng isang taong mapapalayo sa pamilya. Sir MJ, not necessarily a seaman, pero OFW. Okay. Para sa akin kasi
alam natin lahat yung pakiramdam, o halos lahat yung pakiramdam na nalalayo ka sa mga taong mahal. At yung sacrifisyo na ginagawa mo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal mo na naiwan mo. So parang yun yung kukutan ko. And aside from that, nung nag-shoot nga kami sa barko, actually yung kapitan na po mismo nagsabi, oh, parang ganyan din yung itsura namin. Pag lumalayo kami ng matagal, mahaba na buhok, lalakihan na yun siya. So na-physicalize mo siya, no? Nakuha mo yung... kasi for the captain of the ship to react like that, ibig sabihin, effective talaga. Alam mo, nung weekend, parang nag-research ako, parang say, so, parang as of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagkatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety because they don't know kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din ako mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman akong nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research na lang. Okay, going to that next topic. LDR. Sabi na talaga nila, long-distance relationships, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Dati ka nung binubuo nyo ba to, may ganun kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi diba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas dun kami nag-ano. Kasi minsan, nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay. Pero emotionally distant, yung parang ano. Ah, talaga? Mas yun yung kina-capture namin pag nag-i-interview kami. So, parang dun lang, ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung diba, umalis ka sa comfort zone mo. At katulad din yung pinakita sa scene, kasi diba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manapak eh, pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nagkaroon siya nag-pull back. Diba, si Victor. Okay, we have a next video. Let's play mga families na na-interview ninyo. Yun talaga, yung pag-emotionally vulnerable yung tao, tapos may automatic na available, kahit sino yun, o kahit... Totoo ba yan? Ano siya eh, kasi parang may emptiness ka na... May mga cases kami na parang very, ano diba, ang cases ng pangangaliwa sa call center. So, nanggagaling kasi yun sa as basic as ano ah, pag nag-graveyard shift ka, syempre yung mga gabing hindi mo kasama yung asawa mo, tapos nag-away kayo, nagkakaroon siya ng opening eh, tapos may makakausap ka na katrabaho, as basic as that ah. Hindi na LDR yun, pero yung may opening. So, right. Yun, kaya pag emotionally vulnerable talaga ang tao, you need to be aware na hindi ako okay. Kasi anything na mahawakan mo na magpupuno ng emptiness na meron ka, kahit mali, kakapitan mo talaga. Kakapitan mo. Pao, Kim, kayo ba? Are you okay sa LDR setup? Well, given the chance, sana hindi. Pero kung wala talaga choice, you know, try to make it work. Try to make it. Kim? Ako, ano naman eh, depende naman kung gano'n ka mahal yung isang tao. Kung willing kang maghintay, kung willing ka. Pero least na yun sa pwede kong tanggapin.
Pero syempre, masarap pa rin pag nandyan siya, kayakap mo, maawakan mo, nandyan sa tabi mo. Pero mahirap kasi pag sobrang layo. Depende na lang kung gano'n yung kamahal ang isa't isa. Hindi ko pa naman na-experience. Alright. Okay, we have another video.